Missing in action pa rin ang opisyal ng Farmaline na si Crystal Grace Mago na ngayon ay pinapahanap na sa NBI dahil hindi pa rin po mahagilap. Pero ang mga revelasyon niya tungkol sa expiration date ng mga face shields naging sentro rin ng pagdinig sa kamera. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ang nagbooking, siya ngayong missing. Siya si Crystal Grace Mago, ang regulatory affairs head ng Farmaline. Ang big reveal niya, pinapalitan daw ang production date certificates ng face shields. Pero pending further info pa dahil no-show na siya sa pagdinig ng Kamara at Senado. Ang Kamara, ipinasabpina na si Mago, habang ang Senado, pinahanap na siya sa NBI. Pinatutunton naman na ng NBI si Mago sa kanilang mga intelligence at regional personnel. Ang mahiwagang tanong, nasaan na nga ba si Mago? Tingin ng Secretary at Treasurer ng Farmaline na si Mohit Dargani na pressure masyado si Mago. I think she's just under the pressure of what happened last week when she got pressured by the Senate. What pressure are you receiving from the Senate? I think after what she saw, that what happened to Mr. Lincoln Ong, one of her bosses, I think that really frightened her. Sabi sa kanyang nasa isang safe house si Mago, pero hindi pa yan kumpirmado. Ms. Mago, I've been kind to you. We've all been kind to you out of concern. You're a Paulinian. I hope you come to your senses if you're hiding. But if you're hiding from the bad guys, tell us because we will try to protect you. Oras na lumantad ulit si Mago, siguradong mas marami pang mabubunyag. Pero ang sabi ng ilang mambabatas, bakit pati ang plastic na face shield nag-e-expire? Meron bang expiry date ang face shields? Paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque III, hindi naman yung buong face shield ang nag-e-expire after 36 months, kundi yung foam lang na lumalapat sa noo ng nagsusuot. Sa 2 milyong face shields na natanggap ng DOH, wala naman daw nanganib ang buhay. Bakit po ba at saka may namatay dahil sa face shields na binigay ng DOH sa mga frontliners? Wala naman po sa pagkakaalam namin po. Sa gitna ng mga issue, pangako ng palasyo. Kung merong katotohanan yan at kung mapapatunayan naman yan, the president will not tolerate that. Pero iginiit ng palasyo na wala silang nakikitang rason para madawit na naman ang pangulo sa issue. Lalo't malinaw na wala naman daw overpricing o ghost delivery ng medical equipment. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5.